Kiveria carnicolor. Ito siya, guys. At itong isa ay nakalimutan ko yung ID niya. Pero magkaiba ito sila, guys. Mas matulis itong isa at ito naman ay medyo rounded. Na-upload ko na to kahapon kasi nga in-upload ko siya sa live tapos something came up tapos natigil yung live ko. Bukod pa man ito na-upload, guys. Meron na talaga itong milibag, sobrang dami. So, ang gagawin ko ay alisin ko lahat ng kanyang soil. Yan, tingnan niyo, guys. So, milibag. At based sa experience, hindi mo ito siya pwedeng itanim agad kapag ganito. Kasi ang mangyayari ay babalik lang din talaga yung mga milibugs. Hindi ko alam kung saan sila manggagaling kasi dati meron akong ginawang experiment doon sa marble gold ko. Inabad ko siya ng insecticide na organic tapos in-air dry ko tapos tinanim ko. Pero after ilang days lang napansin ko bumalik yung milibugs. So, ang gagawin ko dito ay tanggalin lahat ng roots, tapos i-spray ko ng alcohol at i-air dry. And tomorrow, spray ulit ng alcohol kasi babalik yan for sure. Kasi meron akong tinitreat doon na sa ano ko, siniparate ko na area. After 3 days, hindi na bumalik yung millibugs. Palagi ko lang siyang ini-sprayhan. So, yun din ang gagawin ko dito. Pero alisin muna natin lahat ng roots para malinis. Hindi naman ito sila mapaano, guys. Lumaki na ito sa akin. Lumago na sila, guys. Ayusin ko lang itong camera. Ayan. Magulo ang table ko. Hindi pa naayos. Himula kahapon. So, nasabi ito ng manok, guys. Oh, tingnan nyo. Nasira. Ang ganda nito kahapon. Tapos, ang daming pinagtukaan. Manok ng kapitbahay, guys. Kasi wala namang akong manok. Meron na siyang dalawang babies to, eh. Aalisin ko to, pero saka na. Hindi ko alam kung dahil ba din sa babies kaya siya nagkaroon ng maraming millibugs. Rootbound na ito nung nai-uproot ko. Tapos itapon na natin itong soil, guys. Hindi na natin ito gamitin ulit. Yan, namumuti-puti talaga yun siya. Namumuti sa millibugs. Yan, pati roots. Nakapenetrate na sila sa roots. Sobrang ano nito, healthy. Tapos, bigla nagka-millibugs. Grabe. Yan. Tingnan nyo yung millibugs. Oh, ang dami. Hindi ko nahugasan ito. Sayang yung mga dahon. Pwede pa natin itong propagate. Ah, meron din pala talagang millibugs sa bulaklak, guys. Yan, mapropagate natin to. Tingnan nyo yan. Meron pala talaga siya. Ayan, may mga milibag sa bulaklak. Alisin ko na lang. Alisin na lang natin to. Ayan, oh, grabe yung milibugs, guys. Ganito yung nangyayari sa blue frills ko dati. Pero yun, hindi ko naagapan kasi wala ako dito. Ay, nalagas na, guys. Nalagas na natin. Pero sobrang dami yung milibugs. Dapat sa ibang area ako nagkalikot. Kasi baka mahawa itong iba. Layo ko lang ng konti. Layo ko lang ng konti. Dami talagang millibugs, guys. Siguro dahil nga sa bulaklak niya, kaya siya nagkaroon ng millibugs. Ah, bulaklak ba to? Parang hindi naman to bulaklak, guys. Para naman tong baby. Tingin na natin para huwag masyadong malagas yung kanyang mga dahon. Ang bilis niya maano. Ang bilis niya malagas. Ito, meron din ito. Ayan. Kita nyo ba? Pasensya na sa kamay ko kung marumi, guys.
isprehan na natin. Liguan na natin ng isopropyl alcohol. Yung 70% isopropyl alcohol. Pati dun sa mga gitna ng leaves. Yan. Tapos kung pwedeng, kung kaya mo namang i-rub off after i-spray ng alcohol, i-rub off muna siya guys. I-rub off muna siya yung mga mealybugs kasi baka mabuhay pa ulit. May mga matitibay din kasi na mealybugs. Kahit in-sprayhan mo na, nabubuhay pa rin. Tapos hindi mo ito siya pwedeng painitan. Spray na rin natin itong baby niya guys. Or flower. Ang bilis talaga niya malagas. Ito yung isa guys. Nasira na talaga siya ng manok. Daming millibugs guys. Oh, kadiri. Naalis ko na yung roots niya. Parang nag-ano yung millibugs. Gumagawa ng tunnel. Tapos pumapasok sila dun sa ilalim. Mag-refill lang ako ng alcohol guys. Nawawala kasi yung ganito ko. Yung sprayer ko na medyo malaki. May naglalaro kasi dito ng mga bata. Kalaro ng anak ko. Tapos yun. Nawawala. Sumama ata doon sa mga bata. Pati sa roset niya mayroon. Kasi natin ng baby. Na-cover na natin siya ng alcohol. Ito naman. Isunod na natin itong sis 1. Sobrang dami din millibugs to guys. Ayan. Root bound na siya. At sobrang tuyo. Tuyong-tuyo yung kanyang soil. Wala na ata itong water na nasisip-sip. Na-sprayan ko to siya ng isopropyl alcohol. Mga 3 days or 4 days ago na. Kaya wala na masyadong dito sa taas. Pero yung sa ilalim. Ayan, meron pa rin guys. Kaya kailangan na siyang i-uproot. Dami ng dry leaves. Tingnan nyo yung gumagapang na ants ko. Ang dami niyang ants. Tingnan nyo, millibugs. Nasa stem. Nasa pinaka ano na. Pinaka below. Nasa soil na talaga siya. Alisin ko na kaya ito. Dami oh. Dami millibugs sa babies. Sayang. Dami pa naman babies nito. Tingnan ko kung maano ba natin. Kasi parang may butas na rin itong stem niya. Tigas man. Lumiituloy siya, tingnan. Yung kulay niya nawala na yung pagka-bluish. Nagiging brown na siya. Pero din tayo ditong kisses. Kissing ata ito guys. Echeveria kissing. Ayan. Marami na rin itong millibugs. Tinitreat ko siya pero hindi pa rin nawawala yung ants. Matagal na itong may millibugs guys. Hindi ko lang masyadong napapansin. Ang dami niyang millibugs.
Simula nung nag-flower ito siya, guys, nagkaroon na siya ng millibugs. Sobrang tuyo ng soil. Wala sa roots yung millibugs niya, guys. Nasa taas lang. Linisin ko na rin yung roots niya para makasiguro tayo. Kasi matagal na itong may millibugs. Spray. Malaki na sana to kung nakalagay siya lang siya sa mas malaking pot. Pero maliit din kasi ito nung dumating. Yan, ilagay ko siya sa maliit na pot. Third day na ngayon, guys. Matapos ko sila na uproot at nalinisan yung kanilang soil. Pero ano kanilang stem, pero hindi ko sila na-sprayan kahapon. Ngayon ko lang sila ma-sprayan ng alcohol ulit. So far, guys, wala na ako masyadong nakikita ng mga millibugs. Pero merong ganyan, guys. Oh, yan, mga maliliit. Millibugs pa rin yan kasi yan siya. Pero yung mga malalaki, wala na yung malalaki, guys. Maliliit na yung tira. Tapos, pag successive tayo na mag-spray, ay mawawala din yan sila. Nga lang, liliit yung plants. Yun, gumagalaw yung millibug sa ilalim, guys. Meron pa rin talaga. 2 weeks na, guys, since na-uproot natin sila at na-sprayhan ng isopropyl alcohol. But, 4 days pa lang ay nakitaan ko na sila na okay na silang itanim at wala na yung mga millibugs. Yung mga white-white na yan ay mga ano yan, alikabok. And, it took me so long to plant them dahil busy ako, guys. Pero okay pa naman sila. And 4 days pa lang, sabi ko nga, nawala na yung millibugs at merong dry leaves, which is pretty normal para sa ini-air dry mo na mga succulents. Meron na siyang roots, guys, oh. Pero mag-spray pa rin ako ng isopropyl alcohol. Yan, may roots na rin siya. Mag-spray pa rin ako for protection at itanim ko na sila at wala nang gumagapang na mga ants. Yan. So, hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagtatanim ko, guys, kasi maumay na kayo. And yun lang. That would be all, guys. So, ito yung dapat natin gawin bago natin itanim yung mga succulents natin na infested ng millibugs para hindi sila mamatay. So, and especially yung mga bagong bili natin, guys, kailangan din natin yung i-check kapag merong infestation ng millibugs, huwag mo nang itanim. Isprayhan muna natin ng isopropyl alcohol. And that was it, guys. Thank you all for watching. Sana po may natutunan kayo sa araw na ito. And see you on my next vlog. Bye-bye!